Magandang umaga at welcome sa ating panibagong aralin tungkol sa Philippine History and Government. Ngayon, ating tukuyin kung anong klaseng presidente ng Pilipinas noon si Ferdinand Marcos Sr. Si Ferdinand de Manuel Edrelin Marcos Sr. ay isang Pilipinong politiko, abogado at kleptokrat na nagsilbing 10th Pangulo ng Pilipinas mula 1965 hanggang 1986. Sa pagtataguyod ng isang ideolohiya ng constitutional authoritarianism sa ilalim ng New Society Movement, namuno siya bilang isang diktador sa ilalim ng batas militar mula 1972 hanggang 1981 at pinanatili ang karamihan sa kanyang kapangyarihan sa batas militar hanggang sa mapatalsik siya noong 1986. Isa siya sa mga pinaka-controversial na leader noong 20th century. Ang pamumuno ni Marcos ay tanyag sa katiwalian, pagmamalabis at kalupitan. Siya ay sinilang noong September 11, 1917 sa Sarat, Ilocos Norte at namatay noong September 28, 1989 sa Honolulu, Hawaii, USA. Si na Don Mariano R. Cruz at Doña Josefa Edrelin ang kanyang mga magulang. Mayroon siyang tatlong kapatid, si Dr. Pacifico, Elizabeth at Fortuna. Ang kanyang asawa ay si Imelda Romualdez at sila ay nagkaroon ng tatlong anak, si Ferdinand de Manuel Marcos Jr., Irene Marcos Araneta at Amy Marcos. Si Ferdinand Marcos ay anak ng isang politiko. Nagpractice siya bilang trial lawyer bago nagsilbi sa ilalim ni Manuel Rojas, ang unang pangulo ng Malayang Pilipinas bilang special technical assistant. Matagal na panahong naging kasapi si Marcos ng Partido Liberal. Hiningi niya ang nominasyon ng partido bilang kandidato ng pagkapangulo noong 1964, ngunit ang kasalukuyang pangulo na si Diosdado Macapagal ang pinili ng partido. Tumiwalag si Marcos sa Partido Liberal at lumipat siya sa Partido Nasyonalista kung saan nakuha niya ang kanilang nominasyon. Nanalo siya sa halala noong November 19, 1965 na may 3,861,324 na boto laban sa 3,187,752 na boto ni Macapagal. Siya mismo ay nahalal na pangulo noong 1965 kung saan sa kanyang unang termino gumawa siya ng pag-unlad sa agrikultura, industriya at edukasyon. New Society. Para sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Ang specific areas ng New Society ay nanaisip ni President Marcos para sa reforma ay ang mga sumusunod. Peace and order, land reforms, educational reforms, labor reforms, government reorganization, economic reforms at social services. Upang maibalik ang kapayapaan at kaayusan sa Pilipinas, ipinatupad niya ang batas militar. September 21, 1972 ang naging opisyal na petsa kung kailan itinatag ang batas militar at ang araw na nagsimula ang Marcos dictatorship. Ang pagpapatupad ng batas militar ay nangangahulugan ding pagpapapayag kay Marcos na kontrolin ang kasaysayan sa kanyang sariling mga termino at kondisyon. Kapag may bisa ang batas militar, ang military commander ng isang bansa ay may walang limitasyong otoridad na gumawa at magpatupad ng mga batas. Sa karagdagang impormasyon, sinuspindi din ng batas militar ang lahat ng umiiral na batas, gayon din ang civil authority at ang ordinary administration of justice. Pagsasamantala ng mga landlords sa may hirap at walang lupang magsasaka o magsasaka. Presidential Decree No. 2, proclaiming the whole country as a reform area. Presidential Decree No. 27, abolishes tenancy. Sa pagtatapos ng batas militar noong 1981, may 532,153 na nangungupahan na magsasaka ang naging may-ari ng mga lupain ng palay at mais sa 45 lalawigan. Marcos believed that education has a very important role towards the goal of the new society. Nangako si Pangulong Marcos na ang kanyang administrasyon ay shall educate our children, our men and women, and ourselves. Ang Education Development Decree of 1972
ay tumutukoy sa mas tumutugon na tungkulin para sa sistema ng edukasyon, or it defines more responsive role for the education system. First, Labor Day. Presidential Decree Number 21, Fast and Just Settlements of Disputes Through National Labor Regulation Commission. Presidential Decree Number 99, Minimum Wages for Household Helpers. Presidential Decree Number 143, Blue Sunday Law o ang mandatoryong pahinga para sa bawat manggagawa minsan sa isang linggo. Presidential Decree Number 148 eliminates anti-employment provisions of the Women and Childhood Labor Law. Presidential Decree Number 197, More Effective Apprenticeship. Presidential Decree Number 1, Integrated Reorganization Plan. It dismisses corrupt officials. Nang mapatupad ito, mayroong kabuuang 6,655 na empleyado ang natanggal. Presidential Decree Number 3, Approaching Funds for Public Works Involving Rehabilitations and Capital Development. Pinalawak ng Administrasyong Marcos ang mga serbisyong panlipunan na magagamit ng mga tao na nakatuon sa mga taong apektado ng kahirapan upang gawing self-reliant at produktibo ang mga tao. Ito ay ang mga sumusunod: Health and Nutrition, Family Planning, Housing, and Human Settlement. Meron din tayong infrastructures and edifices tulad ng Cultural Center of the Philippines or CCP Complex, San Juanico Bridge, Manila Film Center, Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute at marami pang iba. Bagamat binansagan si Marcos na diktador, tiwali at lumalabag sa karapatang pantao sa pamamagitan ng mga kwentong ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, ang mga epekto ng kanyang mga intervensyon ay nananatiling hindi maikakaila na bahagi ng sistema ng ating bansa.